Hello mga kaayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman tayo. Dito tayo ngayon sa ilalim ng chassis ng tractor head. So, katabi natin ngayon yung propeller ito. So mga kaayos, tayo magpapalit ngayon ng oil seal sa differential. So mga kaayos, gusto ko nga pala magpasalamat, mag-shout out kay biyaheng mekaniko. Bro, maraming salamat. Ingat palagi sa trabaho. Kay Pog Jubil Andoy, Kayos, maraming salamat sa suporta mo. So tara mga Kayos, samahan niyo ako. So ito mga kaayos yung ating papalitan. Ayan. Dito yung oil seal dito sa differential ko. Ano, ayan o. Dami ng talsik ng gear oil. So sira na yung oil seal nito mga kaayos. Kikita natin na madumi siya, no. Lilinisin muna natin siya bago tatanggalin. Kuskusin muna natin yan. Ayan. Kuskusin muna natin to. Medyo matigas to mga kaayos eh, yung propeller bolt. Kaya pupukpukin natin to. Eh, tatanggalin natin to siyang walo. Pag natanggal natin to, pwede natin to ibaba yung ating propeller. So number 22 to mga kaayos. Bigat mga kaayos yung propeller kasi malaki. Yan na mga kaayos, natanggalan natin siya. Yan. Yan na. Yan na yung ating propeller yon. Tapos, yan na yung ating differential. Ito na mga kaayos. So, ito yung ating tatanggalin na ngayon. Ito siya. Unahin natin ito yung kanyang lock. Yan. So unahin natin tanggal mga kaayos yung kanyang pin. Ito yung lock pin niya yan. Tatanggalin natin to siya.
ito mga kayos, gagamit tayo ng Yabby Tubo kasi yung sakit ko 52 lang yung pinakamalaki. So gagamitan ko na lang siya ng Yabby Tubo para matanggal natin yung nut. Papaluin ko siya mga kayos ng maso. So yun mga kayos, umikot na siya. Okay to mga kayos, yung ginamit natin Yabby Tubo na lumuwag siya, pinakpok natin, nadala yung ating nut. So mga kayos, ito talaga yung nut na to, matigas po ito siya. Inilawan ko mga kayos kasi madilim dito sa ilalim, kasi hindi tayo sa ilalim ng fifth wheel. So, dahil malambot na siya mga kayos, pwede na natin gamitan ng screw dito. So, subukan natin siya pukpukin mga kayos kung mahuhugot natin siya. Pero kung hindi, kung hindi natin siya mahuhugot, gagamit tayo ng puller. Malambot lang din naman siya mga kayos. Ito, nahugot na nga. Oh. Yeah. So, ito nga pala yung plunge natin mga kayos. Yan, oh. Malaki. So yung tatanggalin nating oil cell, ito siya mga kayos, yan. Ito. Yan, itong malaking yan. Ito yung ating tatanggalin na oil cell. So, chichinsilin natin siya mga kayos, matigas. Yun. Laki. Ito. Napakalaking oil cell mga kayos. Yan o. Laki. Buo siya. Ito. Yan o. So, kita nyo mga kayos, tumagas yung gear oil. Okay lang yan mga kayos. Kunti lang naman po yan. Lalabas natin to. Titingnan natin sa labas yung kanyang oil cell. So, mga kayos, ito na yung oil cell natin. Nilinis ko siya para makita po ninyo. Yan. Hala na siya mga kayos. Alam niyo ba kung bakit nasisira yung ating oil cell? Ano yung nagiging problema kadalasan mga kayos? Ito, ayan, yung rubber niya na to. Ayan, matigas na siya oh. At saka may crack na pala mga kayos oh. Malutong na kasi. Ayan oh, nagka-crack na siya oh. Malutong na. Ayan. Mga kayos yung ating, ito na mga kayos yung ating pamalit. Ayan, ito, Cortico Knock. Ayan oh. Ito siya mga kayos, yung kanyang size. 85, 162, 12. Ito. Medyo may kamahalan lang din siya mga kayos.
Kasi ito na umaabot ko siya ng 1.8 yung isa nito. Pero ito yung kuha ko, yung bili ko nito ay ano lang 1.550. Doon ako mismo sa Binondo, mga kayos. So kakabit na natin ito siya, mga kayos. I-check lang natin kung tama yung ating inano, yan. Kung parehas talaga sila. So mga kayos, ikakabit na natin siya ngayon, no. Punasan mo ito yung kanto. Yung labi na. Yung labi na yan. Tapos ay lalagyan siya natin ng kunting Vitagrate. Yung labi ng ating ito. Dito. Manipis lang, kahit manipis lang, mga kayos. Ito. Tapos pwesto natin siya, mga kayos. Yan, ganyan, oh. Tapos ay atin to siyang pupukpukin. Nandahan lang na pagpukpuk. Pupukpukin natin siya, mga kayos, ng dandahan lang. So mga kayos, ang pagpukpuk nito, ipaikot-wok po natin siya pupukin na sa isang side lang para hindi siya mayupi. Ayan, pumasok na siya, mga kayos, yan. Ayos. Yan. So, okay na yan. Susunod natin yung kanyang plunge na. Ha? Ito. Ito na isusunod natin. So, bago natin to ikabit, mga kaayos, ito, lalagyan natin siya ng konting grasa yung labi ng ating oil seal. Para pag umikot yung ating plunge, ay smooth po doon sa ating rubber ng ating oil seal. So ito, mga kaayos, ito, may grasa po tayo. Lalagyan natin siya dito. Kahit hindi ganong marami, mga kaayos, importante yung malagyan para smooth yung ating plunge. Yeah. Ito, pasok na natin ito siya, mga kayos, dyan, oh. Meron na ba dyan sa drag line? Meron na dyan. Okay na. So naikabit na natin yung plunge natin, mga kayos. So ngayon ang gagawin naman natin dito ay yung kanyang ito, kanyang nut. We'll be right back.
So kanina pagtanggal natin mga kayos, pinukpok natin to yung ating Yabby Tubo. Ngayon yung paghigpit niya, pupukpukin din natin to siya para humigpit ng todo. Atras natin konti ito. Pupukin natin mga kayos para mas humigpit ito. Mahigpitan natin ang kayos. So, okay na mga kayos. Higpit na yung ating nut. Kakapit na lang natin to yung ating propeller dito. Pero mga kayos, bago natin to ikabit yung ating propeller, babalik natin yung nut, ay yung ating block, no? Yung cut pin. So putol na ito, pwede yan pako, lagay natin dito mga kayos, dito. So hindi na to ubra yung ating cut pin mga kayos, papalitan natin siya ng pako. So pinatulan lang natin yung pako para hindi ganang mahaba. Babalok natin ang ginto. So, okay na siya mga kayos. Yan ang. Yan. So, pako. Pako yung ating pinalit na pin. Yan na. So mga makaayos, matibay naman po yan, basta wag lang po ito gumalaw na. Okay na yan mga kayos. So kakabit na natin yung ating propeller. Lagyan muna natin ng isang nut mga kayos. Baka matanggal, malaglag.
naman kayos yung apat na to yung ihigpitan natin. Pag ito yung nahigpitan na natin mga kayos, okay na ito. So, okay na mga kayos. Okay na. So, ang dumi natin mga kayos, no? Ayan. So, ang importante mga kayos, kahit tayo madumi, madungis, ang importante ay natapos natin yung ating trabaho ngayon. So, ito mga kayos, papakita ko sa inyo yung nahigpitan na natin propeller at saka yung pinalitan na natin ng oil cell. So, by the way mga kayos, hindi natin makikita yung ating oil cell kasi may cover siya. So, ayan na mga kayos, tapos na tayo. Ayan. Papahugasan ko na lang yan sa pahinante mga kayos yan para matanggal ng dumi na yan. Yan okay na yan, higpit na siya, so okay na yan. So yun mga kayos, natapos na tayo magpalit ng oil seal, ng pinion, ng differential ng ating 89 na super grade. So yun lang mga kayos, sana may nakuha po kayong tips at saka idea na magagamit nyo rin po sa inyong paggagawa. So mga kayos, maraming salamat po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Tsaka press na lang din po yan yung notification bell para maging updated po ako kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So maraming salamat sa ulit mga kayos. God bless at saka ingat.